Hello there! This is Coach Lon. Welcome to Rides and Habits. Ngayon po ay mag-i-install tayo ng cellphone charger with lighter socket na 12 volts. Ito po yung mga tools na kakailanganin natin. Yung cable tie, mura lang po yan. Wala pang 100 pesos. Na-order ko po to sa online. Ilalagay ko po sa description yung link ng store para madali nyo po makita yung product. May clock display, may fuse na sarili, 2 USB charging port, may sariling switch, may battery voltmeter, at lighter socket na 12 volts. Based on my experience using this guys pag umuulan, I suggest na takpan nyo pa rin ng plastic kasi medyo pinapasok pa rin ng tubig. Pero meron ako nakita na mas maganda rito pero same din ng installation. Kaya yun ang mas i-recommend ko sa inyo. Yun yung ilalagay ko sa link sa description guys. Una, i-mount na natin yung cellphone charger sa side mirror. I-forma na natin para makita natin kung saan natin padadaanin yung mga wire. And make sure guys na mahigpit ito. Sunod natin gagawin, lilinyahan na natin yung wire. Hahanapan natin ang pagdadaanan papunta sa battery. Sa ilalim ng manibela ng scooter natin, meron dyan mga butas kung saan dumadaan yung cable ng throttle ng scooter natin o motor natin. Gamit tong cable tie, itatali na natin siya dun sa cable throttle. Madali lang tong gamitin guys, tingnan nyo. Ipapasok nyo lang yan dyan sa butas, pero huwag nyo muna ididiretso kasi maglalak yan. Huwag natin hihilahin ng mahigpit yung wire, isunod lang natin siya dun sa hulma ng manibela para may allowance siya at hindi siya mabanat masyado. Saka natin i-cable tie. Secure na natin yung kable. Dadalaway natin yung cable tie dito para mas secured. Ngayon yung dalawang dulo ipapasok na natin dun sa butas kung saan dumaan yung cable throttle. Next, buksan natin yung battery compartment para makita natin kung saan natin siya padadaanin. May dalawang screw dyan sa likod ng manibela, yan yung bubuksan natin. Ingatan lang po natin yung mga tornilyo, ilagay natin siya sa isang secured na lalagyan para hindi siya mawala. Etong battery compartment, nakaklip yan sa ibabaw. Dito, nakaklip yan. Ihilayan nyo lang siya ng konti, then slide down. Pagkahilan nyo to, hila pababa. Ganito, yan. Then, saka nyo hilahin pababa. Ito yung negative, ito yung positive. Dito sa butas, kung saan nyo nakikita yung daliri ko, dyan natin padadaanin yung dulo ng wire, yan. Then, hilahin natin doon sa battery compartment. Yan, hilahin natin ang dahan-dahan ng sagad hanggang makuha natin yung tamang dulo. Then ilalagay na natin ngayon yung negative and positive. Lubagan muna natin yung terminal ng battery. Saka natin ngayon ikiklip yung negative dito sa terminal ng battery na negative. Then syempre huwag kayong magkakamali dyan. So dapat yung position ng terminal o ng wire naka yan, paganyan. Para hindi siya sumagabal. Then, higpitan na natin. Higpitan natin mabuti kasi pag naglulus yan, mag-iinit yan. Kailangan mahigpit na mahigpit. Then, next naman, yung positive. Ilagay natin sa terminal na positive. Luwagan natin. Then, hook lang din ulit. Yan, flip lang natin. Ganyan din yung position. Kung ano yung nakikita nyo, lang din gagayahin nyo.
Niligpitan natin mabuti, maigpit na maigpit. At saka natin ibalik yung rubber cover para hindi dumikit sa ground. Yan, para secure yung battery. Siguraduhin nyo naka-cover ng rubber. Ngayon naman, ililiko-liko natin para testingin natin para siguradong hindi masikip yung pagkakalagay natin ng wire. Hindi siya mapuputol pag nililiko. Sakto yung allowance ng wire na nilagay natin. Dapat ganyan lang yung play, guys. Yung sumusunod lang siya do sa liko natin. Ikinlip ko ito do sa cable throttle din para siguradong sumusunod lang siya sa pagliko ng ating motor. Yung linya ng cellphone charger na in-install natin, kung nakikita nyo, dinaan ko lang din siya sa cable throttle para siguradong may allowance pag nililiko at hindi maputol. Ngayon, i-secure na natin ng cable tie. At itali rin natin ng ganito yung wire natin dahil masyado itong mahaba para hindi siya nakasabog sa loob. At itong mga excess na to, puputulin din natin yan para malinis tingnan. Then testingin ulit natin ng liko-liko bago natin itakpan yung battery compartment. So kung nakikita nyo, maganda yung play, hindi siya banat. Kahit sagad yung liko, hindi siya tensionado. And bago natin isara yung battery compartment, testingin natin ngayon kung gumagana ng maayos. This is the moment of truth, brothers. Kakabit na natin yung tire inflator natin na very compact and very powerful. Kahit dump truck, kayang hanginan ito. With built-in LED light para makita mo yung gulong na hanginan mo. Testingin natin. Okay siya. Good. Working. Malakas. Ngayon guys, pinlat ko yung gulong ko. As in zero ito. Kung makikita nyo sa pressure gauge, nakababa yan. Ibig sabihin talagang walang hangin. Naka zero yung pressure gauge natin, meaning wala talagang hangin yung gulong. Buksan natin yung makina ng motor para hindi madiskarga yung battery natin. At para mas malakas din yung pump ng ating tire inflator. Ayaw mi-start. Naka side stand pala. Kung mapapansin nyo, pumapalo yung voltage natin kasi nakabukas yung makina, kaya lalong lumalakas yung voltage. That's it. Tama-tama na yung hangin. Imagine guys, kung meron ka nito, magiging rescuer ka sa kapwa mo rider, hindi lang sa mga kapwa mo rider, pati na rin sa mga driver na mapaplatan sa kalsada. And mas masarap guys sa pakiramdam yung tayo yung tumutulong, tayo yung may kakayahan, kesa tayo yung tinutulungan. Kung interested din kayo guys sa product na to, ilalagay ko sa description yung link. I-check nyo lang doon. Balik na natin yung cover ng battery compartment. Napakakapal nitong cover na to. Solid. Kapal talaga niya. Ganun ulit yung pagbalik guys. Slide up naman. Kanina slide down. Yan naman slide up.
Then, i-clip nyo lang yung dalawang magkabilang gilid. Yan. Tulak nyo lang, mag-click yan. Siguraduhin nyo lang na nakalapat ng tama. Check natin mabuti. Then, saka natin ibalik na yung screw. Higpitan natin. Check na rin natin yung lighter. Ganito na lang guys. Salamat po sa panonood. Na-appreciate ko po kayo. Kung nagustuhan nyo po ating video, paki-like. Kung nakatulong po sa inyo, paki-share. At palambing na rin po ng subscribe. Libre po yan. At palagi po natin tatandaan na sa buhay ay walang madali at wala ring imposible. Lahat may pinagdadaanan, pero lahat yan dadaan lang. Laban lang at matatapos din yan. Lahat ay magagawa natin basta tayo'y manalig lang. Maraming salamat po. Ride safe everyone. Ride safe. Thank you brothers. Thank you guys. And peace out.